Hello, si Dudes po uli. Kumusta po? At welcome back po uli sa aking tutorial ng Photoshop CS6 for beginners. So medyo ngayon lang po nakabalik at nakapag-update ng tutorial dahil sa schedule ng trabaho dito sa Riyadh. It's a Ramadan time, so medyo mahirap yung schedule. So ngayon, may counting oras na mag-update. Ngayon, ituturo ko lang sa inyo ngayon yung naranasan ko dito sa nagsimula ako. Sabi sa akin ng boss kasi gagawa daw ako ng signature specimen. Yung kasi gusto niyang i-email tapos may signature daw yung quotation. So, si-share ko lang sa inyo yung tip na ginawa ko kung paano ko nagawa kaagad yung specimen na gusto niya mangyari. So, malaking bagay to dahil pag nakapagtrabaho na kayo tapos or may konti kayong knowledge about sa Photoshop, so hindi kayo mabibihind. Malaking tulong sa atin to. So, matutuwa yung boss natin. So, yun lang yung ikwento ko lang para at least ma-inspire naman kayo, no? So, paano nga ba? So, gamit ang basic tool. So, meron ako dito sample. Ayan. Ginawa ko lang para pakita ko lang sa inyo kung paano gagawin. So, pag may mga smartphone tayo or if sa office natin may mga scanner, mas maganda scan mo yung papipirmahin mo yung boss mo or anybody na or ikaw ba kung may mga kailangan na perma, papipirmahin mo sa white paper yung malinis, yung makikita talaga yung ano niya. So, walang problema kung anong kulay ng ballpen ang gagamitin niya kasi pwede naman natin i-manipulate yan pagdating na dito sa Photoshop. So, ito yung halimbawa ko. Since wala akong scanner dito sa bahay, dito sa room ko, ginawa ko, may smartphone naman ako. Nagmuha ako ng signature halimbawa. Tapos, pinicturean ko siya. So, dapat yung pagkuha niya rin ng picture niyo kung smartphone ang gamit niyo or kailangan malinis din yung pagkakagawa niyo, wala yung mga shadows. Kailangan pag-aralan nyo rin para hindi kayo mahirapan sa pag-extract nitong signature. So, ito, ginawa ko since sa kwarto, may mga shadows, ginawa ko ng malayo. Zoom ko na lang para walang shadows. So, paano nga ba siya gagawin? Ito, kinopya ko from my phone, tapos nilagay ko sa Photoshop. So, paano siya gagawin? Simple lang po. Double click nyo muna to or pwede nyo i-duplicate. So, alam naman natin kung paano mag-duplicate na. Right click, tapos duplicate layer. Ayan. Tapos off nyo yung background. And then, pwede nyo nang i-double click dito sa layer na to, itong background copy. Pag double click nyo, makikita nyo dito yung layer style. Ito na yung magpa-pop up na dialog box. Layer style, no? So, yan. Pag nakita nyo yung layer style, hanapin nyo itong blend if sa blending option. Sa baba niyan, may blend if. Blend if gray. Ganun. So, wala tayong ibang gagawin dyan kundi ito lang. Tapos, palakihin natin para makita niya. F. Ayan, double click. Ayan, para may makita niya. Tapos, minimize natin ito. Ayan. Kung ano mangyayari. Ayan na siya. So, simple lang po ang gagawin natin. Dito sa may layer style, sa may blending option, hanapin natin yung blend if gray. Tapos, itong white dito na ang tawag dito, parang adjustment layer, adjustment, yun lang po yung i-adjust niyo.
So pag i-explore niya halimbawa ito, pag itong dadalhin niya dito, mawala yung darker itong yung signature natin. So if ito naman yung white ang i-adjust natin, kung napapansin niyo, tinatanggal na niya yung kusa yung background. Ayan, nakita niyo? So ayan, simpleng-simple lang po. Ayan na. Ayan, nawala na. So okay na lang. Ayan na siya. So ano pa yung principle dapat ang gagawin dito? Since natanggal na natin yung background niya. Kasi actually may mga paraan din na pwede tanggalin 'yan, 'di ba? Halimbawa, balik natin. Pwede natin gamitin yung mga selection natin. Pero mahirapan tayo. Matagal, 'di ba? Tapos hindi ka sigurado or maganda ba yung kuha mo. Ayan. Pwede naman natin gawin 'yan, you know. But tinuturo ko yung mabilis na paraan para mabilis din yung trabaho natin. Kuha. So gamit ang layer style, blending option. Ayan na. Tapos gawa na yung trabaho natin. Okay na siya. So next natin gagawin, pwede natin i-crop yan para yun lang talaga kukunin natin. Yan ang naman kailangan natin. Unconstrained. Yan. Yan ang naman kailangan natin, di ba? So, crop. And then, ang susunod na gagawin natin is save natin. Pag nag-save naman tayo, titingnan natin kung anong format yung sinave natin. So kung naalala mo yung natin yung mga napag-aralan natin before, yung mga file formats, kung naalala nyo pa kung ano magagandang gagawin. So sa sitwasyon na to, kailangan natin yung transparency. Wherein pag nilagay natin to sa Word format, kailangan walang background na puti. So pag sinave natin yan, save as, kailangan naka ano. Anong file lang ang gagawin natin? Kailangan natin ng PNG file. Kasi ito yung nagbibigay ng transparency yung background niya. No? Kuha po ba natin? So, refresh lang po dun sa file format natin. Yung mga basic file format natin. So, dito, since kailangan natin ma-extract yung signature, save natin. Here, signature PNG, nilagay ko. Save natin. Tapos, okay lang. Yan. Hanapin natin ngayon. Balik natin. So, dito, may binuksan akong Word format. Halimbawa, nakagawa ka na ng ano, quotation or sulat about from your boss. Tapos, halimbawa, dito na truly or anuman or sincerely yours. Halimbawa, dudes. So, hanapin ko na ngayon yung signature. Yung signature na ilalagay natin. Punta tayo sa insert, picture, tapos hanapin na natin nasaan na siya. Sa desktop, Photoshop tutorials, and then signature, here you are, signature PNG, ito naman yung si signature JPEG. So yun yung kaibahan niya. Pag si JPEG may background yan, pag nilagay natin yan, halimbawa pakita ko sa inyo, pag nilagay natin yan si JPEG, ganito maging itsura niya. Ayan. So paano yan, hindi maganda, di ba? So, balik natin. Dapat yung PNG na signature. Oof. SS signature PNG.
Here you are. See? So medyo hindi pa masyadong malinis, but wala siyang background na ngayon. Andyan na yung sure na yung maganda na yung ano natin. Behind text. Alright. Ayan. May signature ka na ngayon. Gawa na yung pinagagawa ni boss sa'yo. Ayan. So, since ayaw ni boss ng blue yung kulay ng ano mo, balik ka dun sa trabaho mo, sa layer, hanapin mo si adjustment layer, tapos sa Photoshop CS6 andyan si black and white. Pindutin mo lang si black and white. Here you are. May black and white ka na. So, depende na sa'yo. Adjust mo kung gaano ka black ang gusto mo. Depende sa'yo dyan. Depende na sa'yo yan. Yan. So, save mo ulit. Save as. Hanapin mo si signature para i-override mo na lang siya. No? Signature. Ah, PNG. Huwag kalimutan si PNG. Ayan. Save mo. Tapos, replace mo na lang. Then, okay. Balik ka dito. Burahin mo siya. Insert. Pictures. Hanapin mo ngayon si signature. Nasaan na siya? Signature PNG. Here you are. Ayan. So, adjust mo na lang yung laki niya. Tapos, right click. Hanapin mo si wrap text. Mamili ka dito. Or behind text. Ayan. Para madali siyang i-control. So, pag medyo malaki, liitan mo lang. Ayan. So, hindi naman mahirap sa Word na. So, ganun lang po kadali kumuha ng signature specimen gamit po yung Photoshop. No? So, I hope na may natutunan kayo sa bagong tutorial or tip, since we halos natapos na natin lahat ng mga basic ng Photoshop CS6. Ngayon siguro puro tips and mga tips na lang siguro yung pag-aaralan natin, or pag next time kung ano yung mga gandang ano ba yung mga hindi natin na pag-aaralan. So, maraming salamat sa patuloy na pag-suporta or pagtangkilik sa aking tutorial. At muli, si Dudes po at nagpapasalamat. I hope na marami na kayo natutunan. So, till next time na pag-aaral. Hanggang sa muli. Bye-bye and God bless us all.